Ano ba? Okay na. Hello everyone! Welcome back to our channel. And ito yung ating first ever vlog for this year, 2024. Ang lucky color daw ngayon is green or emerald green. Eh, wala akong emerald green. Emerald green. So, nag-green na lang ako ng ganito. Green talaga siya sa personal. Bakit ang putla niya sa ano? Sa video. Tapos, yellow and apricot. Meron akong ganong color pero lalo akong mangingitim noon. Lalo akong mangingitim pag nag-apricot ako na color or yung ano, yung deep red ba yun or orange. Hindi ko alam yung pangaang color noon. So in today's video, since na bago pa lang naman pasok ang 2024, simulan natin ang year na to na may bagong dating ako na plan. Sana more unboxing. Wow, more unboxing for this year pero 2023 naglimit na talaga ako magbili-bili ng halaman kasi naisip ko lang may mga realization kasi tayo ngayon na bili ako ng bili and then pag dumami pinapamigay ko din or I mean hindi na grateful naman ako na madami akong plants and pinapamigay ko sila kusang loob. Limitan lang na namamatay na plants sa akin is succulent pero konti-konti lang or yung mga first time ko alagaan na succulents, yun talaga yung namamatay. Pero sa houseplants, happy naman ako na iilan-ilan lang yung namamatay. Or, bilang lang talaga yung mga hindi ko kilala. Like, mga anthurium, ayan, hindi ko mga kilala yan. Na mga plants, lalo na yung mga imported. Yan yung mga namamatay ko nung mga una. Actually, ngayon yata. Hindi ko na alam ngayon kasi hindi na ako bumibili. So, ngayon, habang nagkukwento ako, mag-unbox ako nito. Ito ay nabili ko. Hoya to. Ang laman nito, guys, is Hoya. And, na-order ko siya last year, December. And, ngayon siya pinadala. Kasi, kung o-order ka ng mga plants, mga third or fourth week ng December or last week ng December, ipapadala na talaga yan ay mga January. Kaya, sabi ko nga, okay lang sa akin na ipadala na this year 2024 kasi hindi mo siya mapupuntahan sa LBC or puntahan mo man napakahaba ng pila which is ayoko talaga ng pumipila ng napakahaba. Wala talaga akong tiyaga pumila ng mahaba. And pinadoor to door ko kahit ilang piraso lang para hindi na ako pipila kasi yung LBC branch na malapit dito sa amin ay sa mall. So marami talaga expect nyo napakadaming tao pag pipick up kayo ng plants. So parang ang liwanag. Hindi naman. Okay lang. So, open natin to habang nagchichika-chika. Kayo guys, ano yung... Wala akong resolution ha. Wala akong ganun-ganun sa buhay. Mga New Year's resolution. Ang gusto ko ngayong 2024 ay pumili lang ako ng mga... Ito ay about sa plants ha, yung pag-uusapan natin. Ang gusto ko ngayong 2024 ay mamili lang ako talaga ng mga bibilhin ko na plants. Yung tipong hindi na ako mag-aaksaya ng pera kasi before, 'di ba, napakadaming aminin niyo, kayo din, madami tayong mga nabiling plants, namatay, tapos bili ulit ganyan-ganyan. And wala namang kaso kung ano, kung bili kayo ng bili para matuto kayo sa pag-aalaga ng plants na 'yon. Kaya lang ngayon, ang realization ko is parang nasasayangan ako sa pera. Parang ganun. Parang naaaksayan ako sa pera. Parang money is ngayon eh, important. Ito yung aking plants. Ayan. Yan yung tsura niyan. And nabili ko to kay Micro Grow Garden. Sa mga naghanap ng Hoya, dun ako nakakabili ng safe. Ipadala yung plants. Safe as in. Kasi may mga nabili ako, nabanggit ko sa inyo before, diba? Na ayoko magbanggit ng mga seller na yung pagpapack nila is hindi maayos kasi may mga nabilan ako guys na nakabalot siya sa dyaryo or hindi lang to yung isang seller ha. Napansin ko lang na nakabalot siya sa dyaryo and then pagdating kahit nakabalot siya sa dyaryo wasak-wasak or yung plants nandito, yung pot nandito, ganyan-ganyan. So, 1, 2, 3, 4. Apat lang itong nabili ko. Apat. And kuha tayo ng isa and then kwento ulit. Ano itong nabili ko na to? Ilalagay ko na lang dito yung ID, Espicitima. Hindi ko alam yung ano niya, pronunciation. Sabi ko, Espectatissima, 246. Oh? Tingnan natin ha.
Ayun, 2468. Ayun, yung kanyang plants. Actually, may nabili rin ako sa seller na to. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nariripat. And okay siya, dumami na yung mga dahon-dahon. So, ano ba yung mga plants na gusto kong i-collect ngayong 2024? Gusto ko na mag-collect ako ng hindi ganong kabilis lumago na plants. Lately, itong mga hoya yung mga gusto ko. And yung mga potos, wala na akong gaanong nakikitang nag-aalaga nito na yung nagko-collect ng iba't ibang variety, which is yun yung gustong-gusto ko hanapin, yung mga galing sa Japan. Magaganda kasi yung color ng mga potos or yung mga dahon ng potos na galing sa ibang bansa. Sa totoo lang, kasi mga ano ah, yung mga, for example, wala dito sa Pilipinas na sa ibang bansa mo nang makikita. Gusto ko yon. And mas mura kasi ang potos. Ano pa ba? Hindi rin mura yung ibang potos. Ano pa ba yung gusto ko? Ito yung itsura nung binili kong Hoya spectatissima. Yan, correct me if I'm wrong sa pronunciation. Meron na rin ito guys na splashes. And gusto ko sa mga Hoya may splash, silvery ang dahon, and fuzzy o yung mabalahibo. Ito mabalahibo to. Ooh. This year, gusto kong bumili ng halaman na medyo macha-challenge siya kung alagaan sila. Nagsimula na tayo. Begonia, diba? Begonia. Medyo ano ko, medyo naiirita ako ng konti. Oh, wag naman mamamatay yung mga begonia ko. Kasi, kailangan, every other day mo talaga sila didiligan. Yun. Doon sa mga mahilig sa ano, sa begonia. And, this year, more aglaonema plants to come. Kasi, ano tong ID nito? Kasi, yung ibang aglaw ko dito is pinadala ko sa province. Siguro mga natira ko dito nasa 20 na lang. 2018. Ayan, hindi ko muna binibilang kasi yung iba na binili ko is naglalaga siya. Talagang under observation. Kasi pag naglalagas yung mga aglaw natin, ano yan, galing yan sa ibang, imported yon. Gusto ko kasi ng mga dahon nila. Sa mga succulents, gusto ko this year bumili ng pailan-ilan na mga imported. Imported, why? Kasi yung mga imported na succulents natin ay matibay siya kasi woody na yung kanyang ano, ang kanyang stem. Meron namang nabibili dito sa Pinas na woody na talaga yung stem niya. Kaya lang meron na kasi ako noon. Yung mga gusto kong woody is yung mga bihira pa ditong ibenta sa Pilipinas. Matagal magising yung mga woody succulents na galing sa ibang bansa. Like for example, China succulents. Bihira na kasi yung Korean succulents eh. Kasi mas mahal yun kaysa sa China. China medyo affordable pa. Itong aking ino-open pala ngayon ay si Hoya Gayo Luis. Ganyan yung itsura niya. Wala lang, na curious lang ako bakit ang ano nito, pag mother plant ang pricey niya and pinagkakaguluhan sa market. Bakit? Eh di nakiuso. Nakiuso. Hindi ba nakiuso? Gusto ko lang kasi mag-collect ng mga splashy na dahon. Ay, meron ditong ano, free. Ano ba tong free na to? May cuttings ako dito guys. And si ano to? UT039. Ang galing naman ni ano, ni pangalan nito, ni Micro Grow Garden. Kasi, yung cuttings niya na binibigay is paiba-iba. Kaya, sabi ko, oh, makakakulik ako ng mga free cuttings sa kanya na iba-iba. Kasi, di ba, yung ibang seller, pare-parehas lang. For example, bumili ka ngayon, bumili ka ulit sa susunod, same cuttings, which is okay lang. I mean, same free, which is okay lang, kasi free na yun. Eto, natutuwa lang ako kasi iba-iba yung free na nabibigay sa atin. Ganda, oh. And dito sa ano, sa mga Hoya, pansin ko lang, ang gusto nilang i-collect is yung mga Hoya na magaganda yung flower. Actually, ngayon, hindi ko pa na-appreciate yung mga flowering plants. And ang gusto ko dito sa mga Hoya is yung mga itsura ng dahon. Hindi ako tumitingin sa flower pa. Pero yung mga Hoya lovers o mga collector ng Hoya, tinitingnan nila talaga is yung mga flower. Ang itsura ng flower nila. Kaya minsan, pag bumibili ako or naghahanap ako ng Hoya, yung pinapakita nila, ID plus yung flower. Which is, sabi ko, hindi ko naman, parang hindi ko pa ano ngayon yung flower, yung color ng flower.
itsura ng flower. Tapos, eto yung isa ko pang nabili. Ano pa ba? Konti lang naman yung mga naiisip ko pa na gawin, na mangyari. Siyempre, gusto ko magka-business. Business this 2024. Sana, sana magka-business tayo. Tapos, mas healthy ang family and mas ano ba? Good health. Good health for everyone. Lalo na sa inyo. Siyempre, mga nanonood, kung wala rin naman kayo, wala naman ako dito, diba? Hindi niyo ako man papanood. Actually, guys, medyo 2023 is struggle talaga sa akin kasi parang nagkaroon ako ng anxiety na yung parang, ano, nananaginip ako ng yung mga pandemic pa. Kasi before, meron akong mga plantita friends or mga plantita lovers o yung mga fan natin o yung mga nanonood sa atin na nawala dahil sa COVID. Parang naano sa akin, parang nagtitrigger sa akin yun. Kasi before, may mga nagpupunta dito tapos malalaman ko namatay na pala sila, ganyan-ganyan. And kunwari, ano, nag-message yung anak, ganyan. And sasabihin wala na si mami, ganyan-ganyan. May mga ganun. Yun, parang nag-trigger sa akin siya. Pero gusto ko maging positive ngayong year na to. And sana wala ng mga magkasakit, ganyan-ganyan. And yun, good health and happiness palagi. Ito naman si KSB08. Ayan o, iniinganyo ko ba kayo na mag-collect ng hoya? Kasi may mga nagko-comment sa atin na ano, naiinganyo sila kung ano yung pinopost ko. Ang ganda kasi nitong si KSB08, splashy ko siya nabili. Pero may mga nakita ko na mga splash. KSB08 is splash na nagiging silvery or more on silver yung color ng dahon niya. Kaya bumili rin ako. And yung mga binili ko ngayon is yun yung mga parang ano, uncommon sa hoya. Kasi sabi ko sa inyo, bibili lang ako ng mga hoya na ano, mga gusto ko lang yung itsura. Kaya lang, napapadami ng napapadami yung gusto nating hoya. Ito yung isa sa pinakagusto kong hoya. Si Silver Dollar. Ayan, meron tayong Silver Dollar hoya dito. Etong mga pinakita ko sa inyo na hoya, guys, i-search nyo sa Google once na lash na siya or kunwari, Silver Dollar hoya, tapos lash na siya, makikita nyo ang ganda-ganda niya pag lash. Oh, kasi siguro dahil mahilig ako sa white na mga pots, mahilig ako sa white na mga ano, para mangibabaw yung color ng dahon ng ating mga halaman. Ginagawa ko, white pots, white plant stand, and white na, ano ba, basta yung mangingibabaw yung color ng dahon ng ating mga plants. Well, black is ano naman, maganda rin. Maganda yung black. Kaya lang, guys, pag black, parang hindi ko, ano, parang nalulungkot ako pag black ang color. Gusto ko lang white or maliwanag. Kanya-kanya naman tayong preference yan. Pero, ano, mas gusto ko yung white. Tignan nyo naman si Silver Dollar. Pag glass siya, makikita nyo ang ganda, ang bongga. And, yung mga silvery dahon ko dito is pag glass, maganda kasi parang, ano siya, parang kumikinang. Kumikinang kasi silver yung dahon. Tingnan nyo, oh. Ito siguro irerepat ko siya ngayon kasi, ano siya, yung ipa niya is sunog, which is mainit kasi dito sa Bulacan. Kahit na maulan-ulan dito, is mainit pa din. So, si ipa kasi, mainit siya sa roots. Kaya gusto ko siya iripat ngayon. Mamaya na lang pagkatapos ng vlog natin. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo yung konting nasa isip ko kung ano yung mangyayari, kung ano yung bala ko, kung ano yung gusto ko ngayong 2024. And sana less, ano na, stress. Diba? By the way, guys, dun sa mga hindi naka follow, naka-like sa ating Facebook page, ay bumalik na yung ating Facebook page and medyo nabawasan yung stress ko sa buhay. Kaya lang, kailangan ko ng ano, professional IT pa kasi may mga tinatanong ako about sa page ko na yung isang IT na nakuha ko is hindi pa siya nagre-reply. Kesa masayang yung ibang pinagpagura natin, ay gusto ko na ma-secure pa yung account ko na IT, professional IT yung gagawa kasi yun nga, hindi pa nagre-reply yung IT before. Hindi pa kasi siya tapos. Sabi ko, i-follow up ko na lang sa kanya yung ibang tanong ko, yung mga kulang pa na
i-message kay Facebook, may mga ganun kasi guys, ang hirap kumontak ngayon, kaya kailangan mo talaga ng IT. So ayun lang naman, since magagabi na, and sana talaga ano na, good health na for everyone, lalo na sa family ko, 'di ba? Mahirap talaga na magkaroon ng sakit, lalo na si Habi, tapos kay Dara, kasi itong magtatay na 'to. Iba yung sakit nitong mga 'to eh. Nakakabutas bulsa yung mga sakit nitong mga 'tong dalawang 'to eh. So ayun. And dito ko na i-end ang ating vlog. Talagang nag-unboxing lang ako. Wala lang, baka kasi sakali na pag nag-unboxing tayo sa first vlog ng 2024, isunod-sunod na yung unboxing. Na sana ano pa mangyayari, sana makabili pa tayo ng mga halaman na hindi natin mabili before, 'di ba? And ano pa, sana yung mga halaman na hindi natin mabuhay ng 2023 is mabuhay na natin. Ano pa, sana yung mga plant lovers dyan na hindi makabuhay ng mga propagation is makabuhay na. Kasi ako guys, hindi ko nabubuhay lahat ha. Wag niyo akong i-praise na magaling ako mag-propagate. Hindi lahat 'yun. Pero sinishare ko rin sa inyo yung mga hindi ko na sa success. Ano pa? Sana makabuhay na ako ng mga masasela na halaman. Ano pa? 'Yun lang naman. Sana maging malinis sa buong taon yung ating garden. And sana gumanda pa yung ating garden. So, yun lang guys ang ating video for today. Sana na-enjoy nyo ang ating kwentuhan. Kahit na nag-unboxing lang tayo dito. Wala lang. Gusto ko lang talagang makapagkwentuhan at makapag-edit din talaga ngayon. And sana makapag-vlog na rin ako ng kahit hindi related sa plants. Yun yung gusto ko. Kaya lang minsan tinatamad ako eh. Tinatamad akong mag-edit kahit na may mga vlog na ako na-start or nasimulan. And sana maging blessed pa tayong lahat ngayon 2024. So, see you guys on our next video. Bye!